Maaga tayong nagising ngayon. Tingnan natin yung mga alaga nating ubo. Habali, ito pala yung ginawa ko pong pulungan nila. Ginerespor ko na sila kahapon. Dito po sila galing kahapon. Ngayon, ginerespor kahapon ng tangali. Ginerespor ko na po sila dito. Ito pong ginawa ko, kawayan lang po ang sukat nito. Isa't kalating 1.5 feet at saka 2.5 feet, kasi lang naman sila, 21 pieces lang po sila. Ito po yung mga natira sa mga napapisa po natin na 28. Yan na po sila, 25 days na po sila ngayon. Ayan, ang lilikot, sobrang lilikot po nila. Grabe, hindi sila mapakali. Halo po yan, may lalaki, may babae. So, ginawa ko recycle yung litro, soft drinks, pati ito. Tingnan po natin kung effective. Ganito na lang gagawin kaysa gumawa ng bagal. Hindi naman sa yung mga walang budget katulad natin. So, pwede niya pong gawin ganito, kawayan na lang. Umpisa lang naman po eh, pero pag nakaipag-ipag, pag naparami, di maggawa ng steel cage. Pero sa ngayon, para sa akin, ayos naman ito. Kasi ang sukat po nito, ibinase ko sa steel cage din. Sa likod, 5 inches. Sa harap, 7.5 inches. Kaya lang, ang ginawa ko, dahil breeding pa lang naman, yung painuman ng tubig sa harap ko na nilagay. Saka ito, bali, hati sila. Hati po sila. Layo muna tayo. Natatakot silang kumain. Ay, naku. Gandang umaga, mga kabakyag. Po, nalabas ko lang po ang aring araw. Hindi ko mag-ginawa po ngayon pa ng September. Ito po, update lang po. Ito pang pang 25 days ng ating mga napapisang quail. Ngayon, malapit nang maging RTL. Halo to, lalaki at babae. Ito po yung nasa brooder. Ito po yung lagi nating tinitignan dito. Ipang 24 days na ngayon, kaya atin na pong nilipat kahapon ng tangali. Ito palang ginawa ko yung kawayan. Ang sukat pala nito 1.5 feet yung lapad, yung haba 2.5 feet. Yung sa likod, hindi ko muna nilagay yung tubigan doon kasi 21 pieces pa lang naman sila. Saka try nating mag-breed. Ito, yari lang sa 1 liter, recycle lang ba? Dahil wala tayong pambili. At least, may raos. Ayan, may raos, malaki naman na sila. Malalaki, maliliksi sila. Walang Diyos, nabuhay naman. Thank you, Lord. Sa likod, parehas din ang sukat. 5 inches sa likod, dito sa harap naman. Hanggang hulugan ng itlog, nasa 7.5 inches. At pagulong din po yan, pababa. Ayan po. Puro kawayan po ang ginamit ko, saka plastic screen lang po para umagos yung itlog. Gumulong pala. Ganito po, tuloy-tuloy update po natin bukas ulit po sila.
ko malilit sina po matataba. Sana maging official lahat para makapagparami po tayo. Ito po, nilagyan ko ng bike kanin sa kapon. Abot naman nila. Malakas silang kumain, puno to kagabi. Mga kabakyag ang 27 dish na po nila yan. Nagtatago tayo sa kurtina kasi pag nakita nila tayo magsisitagbuhan papuntang papasok yan, hindi pa sanay. Ayan po mga kabakyag, madaling araw na naman. Ito po ang kanilang pang 29 days. Ayan po, meron na kumakain kahit nakavideo po tayo. Medyo natatanggal na po yung hiya nila. Mga kapakyan, mga katagay, ito na po yung alitarte dish na po sila. Yung 21 na nabuhay lang sa ating mga pinapisa. Bibili tayo ng 50 RTL heads para i-breed doon sa ating pinapisa. Ito po yung ginawa natin, breeding kids. Breeding kids, bahala na dyan. Basta ito, kawayan, tatapusin po natin yan ngayon. Kaling lang sa kawayan lang, terap-terap lang yan. Sukat niya na yung 2x3. 2 feet by 3 feet po yan. Lalagyan natin siya ng at least 50 o 60 na RTL o quails, male at female. 50 females siguro at 10 males para ang ratio is 1:5. Try natin para maluwag naman ang 2x3. Mamaya bibidyo natin ulit, tapusin na natin. So ito na yung mga RTL natin mga kabakyard. 31 days RTL na to sigurado kasi malalaki na eh. Diba pag dinideliver 24 days, 28 days. Ayan na po sila ngayon. Hindi ko po alam kung alin dyan ang lalaki at babae. Ang lalakas po nila kumain ngayon. Malalakas na silang kumain. Ito po, malalaki na sila. Bali 21 piraso, wala pa rin pong namamatay hanggang ngayon. Ito, intayin na lang ang pangingitlog nila. Tingin ko po maraming lalaki dito. Makikita na lang po. Pero bibili tayo ng 50 RTL, 50 heads. Mga kabagal, ito po yung ginagawa natin. Kasi bibili po tayo ng 50 heads na RTL. Paparish natin dito sa ating napapisang mga male. May along babae din po dito pero sabi ng tumingin mas maraming lalaki. Ayan po ang kailangan natin, mga male na pugo. Ayan po sila, malalaki, maliliksi. Ayan na po, 31 days na po ang mga yan. Sa ngayon 31 days na. Ang lalaki po ng pugo na to.
Hindi gaya ng mga dinideliver sa amin dati. Ito malalaking lahi ito. Ang malayong katawan. Talagang malapad. Magaganda din yung ano, balahibo. Pag nakakaupo tayo ng pipi, dito natin inalagay. Ang sukat nito ay 2 feet by 3. Po ang lapad 2 feet, tapos 3 feet ang haba. Po, ginawa natin po kahapon po natin inumpisan to. Mamaya tapos na, at bukas kukunin na po natin yung 50 heads na RTL. Mga kabagyan, ano po ang pang 32 days ng ating mga RTL pang V-breed. Yan na po, tingnan na po natin ulit. Hindi na po sila ganong kasilan, saka mas lumakas na po silang kumain ngayon, dahil mabibilog na rin ang katawan pati balahibo nila. Yan po, pati pagkakatindig, talagang wala akong makita na yung nakayuko-yuko lang, talagang maliliksi, parang mga pugo sa wild na pag nakawala talagang aalpas talaga. Ang miliksi yung parang ipo-ipo, para silang ipo-ipo yung kiti-kiti, hindi mapagali. Bukas kukunin po natin yung, hindi po ako natuloy ngayon, kunin natin yung 50 RTL bukas, yung RTL talaga na 28 days. Ipaparish natin. So bukas, kukunin natin yung 50 RTL heads sa kung saan may hatchery. Ilalagay natin dito sa kabila yung ginawa nating kulungan. Ire-ratio po natin sila ng 1:5, kaya 1:4, kasi tansya ko nasa 16 ang lalaki dito, yung milk whale. Yan po, nakikiramdam po. So far maganda naman yung ano, yung pangangatawan nila. Yung kainan hindi naman nagiging sagabal. Ang bilis nilang maubos yung feeds, pati tubig. Malalim po yung tubig, hindi po siya yung mababaw. Kalahating litro din po yan, at nauubos po nila. Ayan mga kabakyan, lakas na naman ng ulan kanina. Ayan o, ayan po yung ginawa nating laying cage. Hopefully wag nang umulan bukas, para makuha na natin yung 50 heads na ating ipaparis sa mga napapisa nating male. Na siguro nasa 16 males yung nandun nandyan sa kabila. Maganda kasi sarili lang mag-aalaga ng pugo. Ang sa akin na po, pag-aralan ko na po from basic, yung from zero sa pinaka ano, magpet, magpapisa ng itlog, magpalaki, magbreed, hanggang sa magproduce ng sariling RTL. Mahal na po kasi ngayon ng RTL eh. Yung nagpagtanong ko, 30 pesos na yata yung per head. Tapos yung the old naman, 10 to 12 pesos na po. Kaya mahal.